Kung ikaw ba ang San Miguel Beer ay tatanggapin mo itong si Mikey Williams. Alam natin na ang San Miguel Beer ay isa doon sa mga teams na tumitingin ng pag-upgrade dito sa kanilang point guard position dahil kahit mahusay man si Chris Ross, ito ay tumatanda na at alam natin lahat na si Terrence Romeo ay palaging injured. So sa ngayon, kung sakasakali na ganito ang maging proposal ng TNT, ibibigay nila si Mikey Williams sa San Miguel Beer pero ang makukuha nila ay yung first round pick ng Terra Firma. Samantalang ang Terra Firma naman makukuha yung mga bench players ng San Miguel Beer. For example, si Simon Enciso, pakasamahan pa ng ibang bench players katulad nila Noy Baclaw. Ang tanong ngayon, kung ikaw San Miguel Beer, i-risk mo ba na kunin itong si Mikey Williams? Siyempre, alam natin yung sitwasyon dito kay Mikey at ang balita nga, yung iba ay ino-offer daw to sa Ginebra. Pero posible rin na mapunta siya sa San Miguel Beer dahil alam natin ang San Miguel Beer, kaibigan niyan si Chris Ross ni Mikey doon. Pero ngayon, kung ikaw ang San Miguel Beer, kukunin mo ba yan? At ibibigay mo ba yung first round pick ng Terra Firma? Sabihin na natin na yung first round pick ng Terra Firma hindi magiging number 1. Dahil malamang yung number 1 pick sa Converge na talaga yung mapupunta. Pero kung ikaw ang San Miguel Beer, ipibigay mo ba yon? O kung ikaw ang SMC? Kasi ang paniwala ng iba, yung pick ng Terra Firma eventually mapupunta rin yan sa San Miguel o di kaya naman dito sa Barangay Ginebra. Ang kanilang pag-isipan ngayon ng SMC, meron ba silang makukuhang draft pick na kasing husay nitong si Mikey Williams? Nasasabihin naman ng iba, kahit hindi man kasing husay ni Mikey Williams, at least walang attitude problem. So yan ngayon pinag-aaralan mabuti ng San Miguel Beer kung kukunin nila itong ino-offer ng TNT Tropang Giga na si Mikey Williams. No doubt, magaling na scorer yan. Pero worth it ba? Samantala naman, itong PBA mukhang ang pinoproblema pa rin ay yung kanilang ratings at yung live audience. Sabihin nga natin na maraming nanood doon sa All-Star Game mismo, pero overall, yung attendance nung weekend medyo mababa. At syempre, alam natin yung sitwasyon pagdating dito sa mga live games. Kitang-kita natin kukunti yung nanonood at maski na yung nanonood sa TV. Well, sa tingin naman natin, ang problem, actually maraming problema dito sa PBA. Una-una, yung coverage, ang gulo. Iba-iba yung channel. Yung iba nasa mobile app, yung iba nandito sa RPTV, yung iba naman nasa One Sports, sa Signal. Pati yung oras, hindi na maganda. Ang laki ng gap doon sa oras nung first game at nung second game. Pangalawa, yung araw din ay magulo na rin, paiba-iba. So, ito ang isang problema. Yung mga fans, kahit gustong manood, hindi malaman kung saan mag-tune in. Pangalawa, maraming mga fans ngayon nanonood sa social media pero ayaw gawing available yan ng PBA doon at ang gusto nila ay doon sa dati pang kinaugalian katulad ng TV. Pero ngayon, ang problema nga dyan ay marami na silang kakompetisyon. Ang isa pang problema naman pagdating dito sa live attendance, well, bumaba na talaga yung interest dahil unang-una, pagdating dito sa PBA kasi alam mo na yung sino maglalaban at sino mananalo. Ang sabi nga nila, nagpapalitan lamang itong San Miguel, Ginebra, TNT pagdating sa kung sino magcha-champion. Kaya naman, sino manonood dito sa elimination games ng Terra Firma, Phoenix at ng iba pang teams, kayong alam mo na hindi naman sila magiging contender. Hindi katulad noong dati, noong 80s at noong 90s, na maraming mga teams na nagko-compete at hindi mo alam kung sino magcha-champion talaga, kaya sinusubaybayan mo. At yan ang isang dahilan ngayon kung bakit bumababa ang live audience attendance dito sa PBA. At iyan ay kailangan resolbahin dahil syempre, ang isang paraan dyan ay pagbawalan na yung mga lopsided trades na nangyayari na pumapabor doon sa malalaking kumpanya. Mukhang good news ito sa Barangay Ginebra dahil ito raw si Scottie Thompson medyo gumaganda na yung pakiramdam niya. At baka makabalik sooner than expected para dito sa Gene Kings. Alam nating lahat na iniinda ng Barangay Ginebra yung pagkawala nitong si Scottie Thompson. Dahil siyempre all-around player yan at ito nga ang dahilan kung ba't si Scottie hindi nakapaglaro dito sa All-Star Game kahit isa siya dun sa mga top na nakakuha ng mga boto. Pero ngayon siyempre ang Barangay Ginebra nag-iingat din yan kay Scottie. Kung si Scottie ang tatanungin, siyempre gusto na niyan maglaro ka agad-agad para makatulong sa Ginebra. Pero si Coach Tim Cohn at yung management nag-iingat at hindi nila mamadaliin yung pagbalik nito dito sa Gene Kings. Sabihin man natin na ang Barangay Ginebra kinakailangan manalo ng maraming games para syempre makaangat ka agad sa team standings at makakuha ng twice to beat advantage. Pero ang problema kasi nga dyan
kung mamadaliin nila si Scotty, baka maagrabyado yung kanyang injury at yan talaga ang iniiwasan ng Barangay Ginebra. Siyempre, pag back injury, delikado yun sa mga players at nag-iingat na lang itong management at yung team doctors nila. Ngayon, itong si Scotty Thompson, sabihin natin na originally wala pang timeline ng pagbalik niya. Pero ngayon, baka in the middle of the eliminations ay makabalik na to agad. Siyempre, kahit sabihin natin na okay na itong si Scotty Thompson, hindi ibig sabihin na ibababa dyan kaagad ni Coach Tim Cone. Example na lamang itong si Luis Villegas ng Rain or Shine Erasto Painters, clear to play na pero hindi pa rin ginagamit ni Coach Yeng Yao dahil galing nga to sa isang ACL injury. So sa ngayon sa tingin ko dito ganyan na gagawin kay Scotty Thompson. Unti-unti ang pagbalik na gagawin dyan, siguro a few minutes per game, pahaba na pahaba hanggang masanay siya. Pero ang good news dito, mukhang hindi lumalala yung injury ni Scotty at asahan natin na makababalik siya. Dahil syempre ang Barangay Ginebra, good news yun dahil gusto nila makuha agad si Scotty para makatulong sa kanilang kampanya. Ang dati nga bang big man ng Barangay Ginebra at Northport Batang Pier na si Prince Caperal ay lilipat dito sa Converge Fiber Xers. Alam natin ang nasabing player ay unrestricted free agent na. Ibig sabihin pwede na siyang pumirma sa kahit saang team nang hindi kinakailangan mag-give up ng team ng player o kaya draft picks. Itong si Capera, maganda nilaro niyan dati sa Barangay Ginebra pero nakita natin ever since tumatrade siya sa Northport Batang Pier talagang nag-drop yung kanyang performance at eventually nirelease na nga siya ng Northport at ngayon na hindi na nagkagamit at naghahanap na nga siya ng bagong PBA team. Most likely nasa MPBL na to pero posible pa rin na makabalik siya sa PBA kung gaganda kanyang performance at kung merong kukuha sa kanya. Dahil syempre sa tingin ko naman si Caperal, meron pa rin naman yan tinatawag na potensyal na magpakita ng gilas dito sa PBA. Iyon nga lang, ang problema talaga dito ay unang-una, kinakailangan i-improve niya yung depensa niya. Pangalawa, ay maraming mga players doon sa kanyang position ngayon na nagagawa na rin yung nagagawa ni Caperal. Si Caperal ay isang 6'6 player pero ito ay outside scorer. Pero ngayon kasi marami ng mga big men sa liga na nakakagawa niyan. Pero pagdating dito sa Converge, baka makatulong siya. Nakita naman natin dito si Brian Santos kung anong ginagawa ngayon dito sa Converge. At kung manandiyan pa si Prince Caperal, ay baka makatulong to at magkaroon ng additional na scoring itong si Coach Aldin Ayo na siyempre alam natin makatutulong dito sa lineup niya. Alam natin na magre-revamp itong Converge simula next season. At baka ang pagbuha sa isang unrestricted free agent na katulad ni Prince Caperal ay makatulong dito sa kanilang lineup. Alam natin na marami pa ibang plano itong Converge pero wala namang mawawala dito kay Caperal kung mag-try out siya dito sa Fiber Xers at wala ding mawawala sa Converge kung subukan nila ito kahit man lang sa isang conference kung magkiklik. Shout out kay Alexis Neterala, Joseph Pineda, Joshua Giray Espejo at Rosales Family, kay Judy Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, kay John Ray Marquezuela, Michael D., pinabati din natin si John Mark Cantos, Kuya Mike TV, Luis Alon, si RJ Bueno at Dalina Family, Jonald Malyari, Katsakino Ducusin, Rico Olarte, Romeo Conchada, si Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Jason Mendoza, si JJ Sibung, Ireneo Salangsang, pinabati din natin si OG, Gia, Gio at Len Santillana at Tagle Family, Dionisio Mercado, Edwin Carmona Jr., Ronald Berbosidad, si Reden, Elena, Laila at Bon Bonansang at si Jonel Alagon.